nais mo bang alamin ang mga katangian ng mabuting pinuno? Panoorin ang video ito upang malaman mo. Keep on watching to learn something. This is your teacher, Shek, and welcome back to my channel. Before you proceed, please don't forget to hit the subscribe button, okay? Simulan natin ng ating aralin sa pagtalakay sa kahulugan ng pinuno. Ang pinuno ang nangunguna sa pagpapatupad ng mga batas at pagpapaunlad sa lugar na nasasakupan. Ang pagiging mabuting pinuno ay napakahalaga sa pamumuno sa isang komunidad. At ngayon mga bata, isa-isahin natin ang mga katangian ng mabuting pinuno. Number 1, Makadiyos. Ang isang pinuno ay dapat may malalim na pananampalataya sa Diyos upang siya ay magabayan sa kaniyang pamumuno. Number 2, Makatao. Siya ay palakaibigan sa lahat ng tao sa kaniyang nasasakupan. Wala siyang pinipiling paglingkuran, maging mahirap man o mayaman. Number 3, may pagmamalasakit sa kapaligiran. Nagpapatupad siya ng mga programang pangkapaligiran tulad ng tree planting at paglilinis sa komunidad. Number 4, mapagkakatiwalaan. Ibig sabihin, siya ay matapat sa lahat ng bagay. Number 5, responsable. Ginagampanan niya ng buong husay ang kanyang tungkulin. Walang kinikilingan. Siya ay patas sa pagtrato at pagpapatupad ng anumang batas o polisiya. At ito ang mga katangian na hinahanap ng mga kasapi sa isang pangkat at samahan sa kanilang magiging mga pinuno. Mga bata, tandaan ninyo na mahalaga ang pagkakaroon ng isang mabuting pinuno dahil dito nakasalalay ang pag-unlad ng isang komunidad. Mga bata, narito pa ang ibang katangian ng mabuting pinuno. Sila ay maaasahan, masipag, matalino, mabait, at matulungin. At ngayon mga bata, subukin natin ang inyong natutuhan. Ilagay sa comment box ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagpapakita ng isang mabuting katangian ng pinuno at malungkot kung hindi. Number 1, tumutulong si Kapitan Mario sa mga gawain sa barangay. Number 2, maayos ang pagpapatupad niya ng mga programa lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Number 3, ang maayos na pagpapatupad ng mga programa sa barangay ay nagdudulot ng pag-unlad. Number 4, ang kapitan lamang ang nagdedesisyon sa barangay. Number 5, tinatawag na idol si Kapitan Mario dahil sa kanyang husay sa pamumuno.
Nakakuha ba kayo ng perfect score, mga bata? Paki-comment naman sa baba, oh. Good job! Thanks for learning with me. Subscribe to my channel for more educational videos. God bless us all. Bye!